Ayan guys, kapag ang inyong mga laptop ay nakakaranas ng sobrang napakabagal at madalas naghahang at madalas kusang namamatay, hindi nagagamit ng maayos at madalas din kapag na inyong ginagamit, hindi siya tuloy-tuloy na nagagamit at hindi siya mapipindot kasi kusa siyang gumagalaw. Yung galaw niya guys na, yung galaw niya guys na ganun ang ganun na mabilis, tapos hindi mo siya mapipindot, hindi mo siya makokontrol kasi kusa siyang nagganyan-ganyan. So ang gagawin nyo guys, kasi ganyan ang nangyari sa aking laptop, pinabayaan ko lang siya ng ilang buwan, umabot nga ng taon eh, pinabayaan ko lang siya kung kailan niya gustong umandar, doon ko lang siya nagagamit. Madalas talaga guys, hindi ko siya talaga nagagamit ng matino kasi madalas nagkukulaps at madalas siya gumaganyan-ganyan. Hindi mo siya mapipindot kapag na-open mo. At saka madalas, kapag mapindot mo man siya, madalas naghahang, madalas ko siya siyang tumitigil. Hanggang sa humantong na talaga guys na kapag ginagamit ko siya, maya-maya namamatay na siya. At kapag inopen mo siya ulit, ino-off ko, tapos kapag inopen mo siya ulit, lumalabas, mayroong automatic refer. O yun, lumalabas yung automatic refer. Tapos, i-off ko na naman siya, automatic refer na naman ang lumalabas. I-off ko na naman siya, automatic refer pa rin ang lumalabas. Tapos, pabayaan ko lang yon. Tapos, after seconds, diagnose your PC. Tapos, kapag nagda-diagnose siya, guys, hanggang 74, 79 lang siya, tumitigil na siya at nag-off siya kaagad. Hindi siya talaga dumidiretso sa 100%. So hanggang kuminsan, hanggang 84 lang siya, nag-o-off siya ng kusa. Kaya ginagawa ko guys nung isang araw, kasi may time na ako nung isang araw, hindi ko na siya pinabayaan, kinukulikot ko na itong aking laptop. So ginagawa ko, guys, pinindot ko ang command front. So hindi siya nag-okay sa command front. So, depende yan sa inyong laptop, guys, kung saan siya magiging maayos. So, kapag pinindot nyo, eto guys, hinihit nyo yung command front, ay ganito ang lalabas. May itatype pa kayo, guys, na letter C. Ayan, nakita nyo nagbiblink-blink, guys, na kulay white. Itype nyo ang letter C at enter. Ayan. Tapos i-type ang DIR, tapos enter. At pagkatapos, i-type nyo ang CD/window. Ayan guys, oh. Ayan, i-type nyo yan. Enter. Ayan guys, pagkatapos yung i-type yung nasa ibaba, i-hit nyo ang enter. At pagkatapos, i-type nyo ang MD, backup, at enter. So, gayahin nyo lang guys yung itatype nyo, yung mga maliliit na yan. Gayahin nyo lang. Ayan. Pagkatapos guys, itype nyo ang copy, asterisk, asterisk, backup, hit enter. Ayan na siya guys. Mayroon pa tayong itatype. So, itatype ang CD, regback, pagkatapos ay enter. Pagkatapos, itype ang DIR, hit enter. So, guys, titingnan natin lahat yan. May mga kasamang space ang ating mga litra, guys. Tingnan nyo yung maigi yung ating space. So, wag natin kalimutan yung ating space sa ating mga sinusulat.
check natin muna natin dito, guys. Check natin mabuti. Ayan. Okay. Okay na. Ah, okay. Ito, guys. Ayan. Okay na yung tinap natin. DIR. Backup. Rig backup. And then type tayo ulit ng copy. Asterisk, dot, dot, and then hit enter. And then i-type ang A, tapos enter. Pagkatapos i-type ang exit, hit enter. Ano, guys, kapag inukin nyo na ito, guys, at hindi pa rin naging maayos, balik kayo dun sa troubleshoot. Pindutin lamang natin ang advanced setting. Ito, pindutin lamang natin tong advanced settings, advanced option. Yan, guys, kapag napindot na natin yung advanced option, ay nandito na tayo sa choosing option. So, ito, pipili tayo dito ng ating gagawin. Exit to continue window 10, use device. Ito, dito tayo sa troubleshooting kasi nato-troubleshooting tayo. Pindutin lamang natin itong troubleshooting. Yan, napindot na natin yung ating troubleshooting. Nandito tayo sa reset this PC or let you choose to keep remove your personal files and then reinstall window. Dito tayo sa advanced option. Ito. Advanced option. Piliin natin yung advanced option. Pindutin natin si advanced option. So, napindot na natin si advanced option. Pipindutin natin ngayon itong start off refer. So, marami dito, guys, ang pagpipilian natin kung saan tayo doon. Kung hindi tayo umubras dito sa start up repair, dito tayo sa command. Kapag hindi tayo umubra dito tayo sa system image recovery. And kung hindi tayo umubra dito, punta tayo dito sa ibang mga choices. So, marami dito ang pwede nating i-open, guys, kung saan gumagana dyan, kung saan magiging maayos ang ating takbo ng ating laptop, kung saan sila magiging gumagana ng maayos. So, dito tayo sa start off repair. Unahin na muna natin itong start off repair. So, pindutin natin si start off repair dito. Pindutin lamang natin to. Ito, guys, ha. Dito, pindutin natin ito. So, ayan na. Gaxis dun sa isang pinili nyo. So, balik ulit kayo dun sa advanced option na ating napindot kanina. Pindutin nyo lang lahat itong nakabox na ito hanggang sa makuha nyo ang tamang timpla ng inyong laptop. Hanggang sa masuli siya sa dati, hanggang sa tumatakbo na siya ng maayos. Pili lang kayo dito sa mga settings na ito kung kailangan magbura kayo lahat ng inyong mga files at ibalik nyo ulit. Magbura kayo lahat, burahin nyo lahat para mawala lahat yung sagabal, mawala lahat yung pang-abala sa inyong laptop para makatakbo ng maayos ang inyong laptop para magamit nyo ng maayos ang inyong system. So, itong pagpipilian nyo, ito, eto. So, pindutin nyo lang yan, guys, kung saan magiging okay ang takbo ng inyong mga laptop. So, ganyan lang siya kabilis, guys. Dito lang sa advanced option hanggang sa makuha nyo ang tamang pagtakbo ng inyong computer or laptop. Ngayon, guys, kapag nakuha nyo na ang tamang
Kapag umuki na ang inyong ginagawa, kapag umuki na yung inyong computer, ang inyong laptop, nawala si Google, nawala si Facebook, at nawala si YouTube. Yun ang kailangan nyo, Facebook, YouTube, at Google. Ngayon, paano nyo i-install ulit si Google? Dahil hindi kayo makakagamit ng mga ibang apps kapag walang Google. So, kailangan natin i-install ulit si Google. Kailangan natin i-download ulit si Google. Paano natin siya i-download? So, pumunta lang kayo sa inyong mga browser, internet. So, ito. Punta lang kayo sa inyong internet. Ayan, dito sa gilid lang ang aking internet. Pindutin lang natin itong internet natin. So, yan. Magda-download tayo ng Google. Set default. Burahin na muna natin yung mga nasa itaas. So, ita-type natin ng So, ngayon, i-open na natin yung ating internet. So, ita-type natin ang Google Chrome. Pa-type natin ang Google Chrome. Ayan na. Ito si Google Chrome. Ayan, guys, si Google Chrome. So, i-search natin si Google Chrome. And then, ito na tayo. Download. Ida-download na natin si Google. Ayan siya, guys. Nakikita nyo. Ida-download natin si Google. Ito. Pipindutin lang natin ito. Google Chrome download. Ito. Pipindutin lang natin ito. Ito. Pindutin natin para maibalik natin si Google Chrome. Ayan. So, pindutin lang natin itong download. Itong download, pindutin lang natin. So, ayan na. Dito, guys, may makikita tayo dito sa ibaba na i-run out natin. Ito, i-run natin. So, pipindutin lang natin ng run. Ito, save. Cancel, run, save. Dito sa, di ba lang makita ito ba? Ibaba ko ng konti. Yan. Dito, guys. Mayroon dito sa ibaba, run. Ito. Since yan na gumagalaw ng aking camera. Pipindutin lang natin itong run. Ayan. So, ayan na siya. Downloading na siya. Bura natin yan. So, ayan. Yes lang tayo. Yes. Ayan na. Tumatakbo na siya, guys. Para maibalik si Google Chrome para magamit natin ang mga ibang apps na nawawala sa ating pag-aayos ng ating laptop para maayos natin ng maayos. Ayan. Just waiting. Kapag nagkukulaps-kulaps ang inyong mga laptop, guys, kapag nagahang ang inyong mga laptop at mayroong naka-flash na automatic refer, burahin nyo na lahat ng naka-inbox dun sa inyong laptop at linisin nyo lahat. Di baling mawala ang mga ibang apps, maibabalik lang din natin yon sa pamamagitan ng ating ginagawa ngayon. Sundin nyo lamang ito, guys. Nang maibalik nyo ang apps na nawala doon sa mga natanggal. Para maayos natin magamit ang ating laptop. So, yan. Downloading pa siya. Whoop. Gumagalaw ang aking camera. Pasensya na. Downloading. Wait lang natin. 4 seconds, 2 seconds, 1 seconds. Complete downloading. So, installing na siya. Ayan na. Anong nangyari? Ayan na, guys. Nag-open na siya. Ay, sorry. Ayan na. Nag-open na siya. Ayan. So, gawin natin get started na tayo. Already Chrome user, get started. Ngayon, guys, kung mayroon na kayong account sa Google,
mag-sign in na lang kayo. Pindutin nyo ang sign in. Lapag ko ang aking camera, nakahawak ako. Ngayon guys, kung wala pa kayong account sa inyong Google account, mas maganda guys, maggumawa kayo ng Google account nyo. So kapag wala pa kayong Google account, pindutin nyo dito sa Get Started. Tapos nandoon na, gumawa na kayo ng Google account. No, ngayon kapag mayroon na kayong Google account, mag-sign in kayo dito. Pindutin nyo lang itong sign in na ito. Yan. So yan na ganyan guys, pwede nyo nang magamit ang inyong Facebook na nawala, ang inyong YouTube na nawala. Pwede nyo na magamit at pwede na kayong mag-install ng mga apps na gusto nyong i-install gamit ang Google Chrome, syempre. So, yan guys. I hope na may natutunan kayo sa aking video. And please guys, please don't forget to subscribe my channel. Click bell the button below. Click all para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye!